Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Coach Team Cone, hindi po puwersahin si Isaac Go at Ben Adamos. Ginebra rookie Paul Garcia, nagpasikat sa tune-up game. Ilang araw bago magsimula ang panibagong season ng PBA, ay todo na nga yung paghahandang ginagawa ngayon ng Barangay Ginebra. Kabilang nga sa kanilang mga ginagawang preparation ay ang pakikipag-tune-up game sa ibang kupunan. At nitong nakalipas nga lang na araw mga chong, ay naka-tune-up game ng Barangay Ginebra ang Blackwater Bossing. Unti-unti na nga gumaganda yung performance ng Barangay Ginebra. At ang isa nga sa pinaka-napansin ngayon ng Ginebra coaching staff, lalong-lalo na ni Coach Team Cone sa kanilang naging tune-up game, ay itong kanilang rookie na si Paul Garcia. Ito nga si Paul Garcia mga chong, ang isa sa mga nakapagpakita ng magandang performance sa kanilang tune-up game kontra Blackwater Bossing. At base nga sa kanyang ipinakitang performance, ay mukhang ang magiging role nitong si Paul Garcia sa Barangay Ginebra ay more on outside shooting. Puro labas nga yung nilaro nitong si Paul Garcia, perimeter to 3-point area. Nakaka-penetrate din ito to the basket kung may pagkakataon. Pero most of the time ay nasa 3-point area ito nakapuesto. At nakapag-bound nga ng ilang 3-point shot ang nasabing rookie. Mukhang ito nga yung bagong aasahan ngayon ni Coach Team Cone pagdating sa 3-point area. Alam naman nating lahat mga chong na problema ng Barangay Ginebra ang kanilang mababang outside shooting percentage nitong mga nakalipas na season. At mukhang masusolusyonan na yan sa pagdating nitong si Paul Garcia. Sa team practice nga ng Barangay Ginebra ay spotted nga ito na tinututukan ng coaching staff pagdating sa outside shooting. Mukhang inihahanda na nga itong si Paul Garcia this upcoming Governor's Cup dahil kailangan nga ni Coach Team na ma-improve ang kanilang outside shooting dahil masasabi nga nating humina yung frontcourt position ng kanilang kupunan. Para hindi nila masyadong maramdaman ang kakulangan na yan, ay kailangan talaga nilang i-improve at itaas ang kanilang 3-point shooting percentage. Sa ngayon, ay malaki talaga ang tsansa na mabibigyan ng quality minutes ni Coach Team Cone itong si Paul Garcia this upcoming Governor's Cup. Dahil maganda nga yung kanyang ipinakitang performance nitong nakaraan lang sa kanilang exhibition game kontra New Taipei Kings. At yung pinaka naging latest nga ay yung kanilang naging tune-up game kontra Blackwater Bossing, kung saan mas luminaw ang kanyang magiging role sa Barangay Ginebra na panibagong gunner ng kanilang kupunan. Naniniwala ko mga chong na malaki ang maitutulong nitong si Paul Garcia sa Barangay Ginebra, dahil bukod sa makakatulong ito na mas mapataas pa ang kanilang 3-point shooting percentage, ay mayroon nga rin itong depensa. Napakasipag nga na player nitong si Paul Garcia, kaya naihahalin tulad ito kay Scottie Thompson. Meron ng depensa, hassle player pa. Kaya naman, kapag nagtuloy-tuloy ang kanyang magandang ipinapakitang performance sa team practice at mga upcoming tune-up game pa ng kanyang kupunan, ay hindi na ako magugulat na talagang mabibigyan ito ng quality minutes ni Coach Team Cone kahit pa loaded na loaded yung kanilang lineup. Para sa akin mga chong, ay tiwala lang ang inaantay nitong si Paul Garcia para mailabas ang kanyang laro. Hindi nga ito basta-basta player lang, kung karamihan sa Barangay Ginebra fans ay iniahalin tulad ito kay Scottie Thompson. Pagdating naman kay Coach Team ay iniahalin tulad niya nga ito sa kanyang former player na si PJ Simon. Sa ngayon ay maganda ang ipinapakita nitong si Paul Garcia sa kanilang practice at tune-up games. At base sa kanyang ipinakitang performance, ay panigurado malaki ang magiging impact nito sa kupunan ni Coach Team Cone. Kung si Paul Garcia ay nakapagpakita ng magandang performance sa kanilang tune-up game, ay hindi naman daw pupuwersahin ni Coach Team Cone itong sila Isaac Go at Ben Adamos. Sa pagkawala ni Christian Stan Hardinger sa Barangay Ginebra, ay ang tingin ng karamihan dito kay Isaac Go at Ben Adamos ay ang magiging replacement ng Barangay Ginebra kay Christian Stan Hardinger sa loob ng painted area. Alam naman natin kung ano yung naging trabaho ni si Stan sa Barangay Ginebra, kung saan siya ay nakikipagbalyahan sa loob ng painted area. At yan nga yung ine-expect ng Barangay Ginebra fans dito kay Isaac Go at Ben Adamos.
Pero mismong si Coach Tim Go na ang nagsabi na hindi nila kinuha si Isaac Go at Ben Adamos para maging replacement kay Christian Stan Hardinger. Hinding-hindi nga raw kayang matumbasan yung mga nagawa ni si Stan sa Barangay Ginebra dahil isa raw itong dominant player. Pupwede nga lang daw nilang sandalan si Stan at ito na yung bahala para sa kanila. At hindi raw ganyan ang laro ni Isaac Go at Ben Adamos na more on magiging role player sa kanyang kupunan. Hindi nga raw ito pupuwersahin ni Coach Tim Cone na maglaro sa loob ng painted area. Magre-rely nga raw si Coach Tim kung ano yung strength ng laro ni Ben Adamos at Isaac Go na more on perimeter at outside shooting. Tama nga yung naging desisyon na yan ni Coach Tim Cone dahil kapag pinilit nilang maglaro si Isaac Go sa loob ng painted area ay hindi magiging maganda ang kalalabasan dahil hindi naman talaga dyan ang kanyang laro. Ang nakikita ko nga dito mga chong ay ibang Barangay Ginebra na talaga ang ating makikita na more on fast pace at outside shooting. Kung noon kay Sistan sila sumasandal, ngayon ay more on triangle offense na talaga ang kanilang ipapakita na more ball movement at teamwork. Wala nga silang specific na player na sasandalan. Lahat kailangan kumilos at mag-step up. At yan yung kagandahan ng bagong rebuild na lineup ni Coach Tim Cone. At tingnan na lang natin sa magiging debut game ng Barangay Ginebra this Governor's Cup kung maganda ba yung kalalabasan ng bagong rebuild na lineup ni Coach Tim Cone.